Hello mga lovely people. So ngayon mag-e-experimento po ako ng spaghetti with chicken, mushroom and alugbate. Ayan, so kunwari sa alugbate, yan yung spinach natin. So gagawin natin creamy. Lalagyan natin ng all-purpose cream. So bali ito yung may ingredients natin. Ito yung pasta. Ayan yung chicken. So mga 200 grams thinly sliced. Ayan. Lalagyan ko din ng konting butter, extra virgin olive oil, ayan. Gagamitin ko ng chopped garlic, siguro hindi po lahat. And then yung black pepper powder, chicken broth cube, mushroom, ayan, na-slice ko na. Yung all-purpose cream natin, white wine, dried parsley kasi wala akong fresh. At syempre itong alugbate natin. Ang dami ko kasing nabili bago pa mabulok siya ng masira. Gamitin ko na. So, procedure po tayo. So, nagpakulo na po ng tubig para po sa spaghetti. So, ngayon, medyo kumukulo na siya. Pwede ko na lagyan ng asin. Ayan po. Dapat dito talaga, as in abundant talaga sa tubig. Kaso nga lang, nagtitipid tayo sa gas, mga lovely people. Kaya, yan lang ang nilagay ko. Diba? So, yan. Ready na yung tubig natin. So, ilublog ko yan sila ngayon. Tapos, dapat al dente. Pero, depende po sa inyo. Kasi, ang alam ko, diba, dito sa atin, mas gusto ninyo yung parang, karamihan talaga, mas gusto nila yung medyo malata-lata pasta nila. So, yan po. Dito naman sa kabila, naglagay na ako ng konting butter. Tapos, lagay ko lang din ng konting extra virgin olive oil. Itong sauce na ito ay napakabilis lang din. So, pwede rin naman din pong ulamin sa topping sa rice. Pwede kaya sa pasta. So, di ba? Half lang ito. Bango. Paminta powder. Chicken cube. So, tansya ko sasakto na yung chicken cube para magkalasa yung sauce natin. Kasi yung spaghetti naman, pinakuluan ko nga na may saktong asin na, diba? So, bahal na ito kayo mag-adjust. Ating white wine. Saktong luto lang sa chicken kasi nga lalo na kasi di ba iba yung chicken breast na chicken fillet. Yung chicken fillet mas malambot talaga yun siya. Ngayon yung tong chicken breast kasi pagka na medyo napasobrahan, medyo kumukunat din siya. Mushroom. Ayan, so matuyo-tuyo na yung chicken natin, no? Natanggal na yung sarili niyang katas. Maganda kasi na magtuyo siya ng pusa para hindi mabilis mapanis, lalo't na may all-purpose cream. Lagyan natin yung all-purpose cream. Ayan. Tapos, ito, lalagyan ko rin ng pasta water natin, yung pinakuluan ng spaghetti. Tapos, lalagay ko dyan, okay? Ang init.
So, depende na po sa inyo kung gusto nyo pa po mag-add ng cheese. Ako po, personally, pagka yung may mga cream-cream na yung sauce, hindi na po ako masyadong nag-a-add niya ng cheese kasi nga heavy na siya, malasa na siya, manamnam na siyang ganyan. Kaluin lang ng saglit, tapos lalagyan na rin natin yung ating alugbati. Ayan, ready na yan. Lagay na natin yung ating sangkaterbang alugbati kasi liliit din to eh. Malapit na siya ma-ready kahit yung spaghetti. Ayan. Mga 1 minute na lang. Tapos ready na rin. So, ayan. Ready na po. Huwag lang yung uber kayo sa kaluto. Ayan. So, ngayon, yung pasta naman. Pagtatabi ko lang sila para kung gusto nilang ulamin sa kanin, meron. Kasi baka hindi sila mabusog sa spaghetti. Ito naman para pang garnish. And now, dito natin lalagay yung ating pasta. O, diba? Yung alugbati sangkaterba, pero nung naluto na, parang wala na. Tapos, maglagay tayo ng parsley. Para mas mabilis magpaganda. Alam niyo naman, garnishing is struggle. So, diba, napakadali lang mga lovely people ng ating pacham-pacham recipe. Diba? Yan, tama na yan. Ma-overload naman sa garnish. At ito na po yung ating finished product. So, hello mga lovely people, it's Tikiman time. So, tikman natin itong pacham-pacham na ito. Kung na-chambahan nga ba. Kain po! So, mga 1 month din yata. 1 month na nanan since nakauwi ako ng Pilipinas eh. So, aside sa, sa spag nung, nung food chain na in-orderan ko. Yun lang yung pasta na kain ko. Kain po! In fairness sa pasta, hindi siya malata.
buhag-hagin yun siya. Saktong al dente siya. Yung ano, yung one cube na chicken broth cube, sakto lang po talaga dun sa mga pinaglalagay ko na liquid. Sakto lang yun. Pero sabi ko nga, bahala na po kayo mag-adjust. Kung natatabangan kayo. So, yun mga lovely people, sana po ay may natutunan naman kayong typical na ano, na pacham-pacham recipe. Ayun, so, kung meron po kayong mga katanungan dyan, kung meron po kayong ma-suggest, pakisulat nyo lang po sa comment section. And of course, thank you po, paulit-ulit sa ating mga new friends, subscribers, at followers dyan, sa mga nagla-like at nag-share, sa mga walang sawang nagko-comment, nag-i-engage po ng aking mga content. Thank you so much po. So, paano po? Hanggang sa susunod po, dito lang sa Cucina di Pici, the home of Pacham Pacham recipes. Keep safe, God bless, enjoy cooking. Ciao, ciao!